welcome back to my YouTube channel, Maribitero. Ngayong araw na to ay pag-aaralan natin kung anong dapat nating gawin tuwing nanghihina ating mga lagrabbit. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel at gusto mo matuto sa pag-aaralan ng rabbit, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating content. So shoutout pala kay Justin Abueva from Talisay, Musayas Oriental, kay Julius Melchor from Japan, Richard Inting from Tabiliran City, Bohol, Martial Art Enthusiast, and John Rimas. So ayun mga rabbitero, simulan natin at i-discuss na natin kung paano ba natin gagamutin or aalagaan ang nanghihina nating alagang rabbit. So ayan mga rabbitero, ito yung mga rabbit natin and i-discuss natin ano nga ba yung dapat natin gawin tuwing nanghihina yung ating mga alagang rabbit. So napakaraming factors na pwede natin i-consider kung bakit nanghihina yung ating alagang rabbit. So number one, may GI stasis yung ating alagang rabbit or yung nagkakaroon ng bloat. So medyo mahirap po yun and kailangan ng medical attention like sa vet med na talaga ibibigay natin kung ganun yung condition ng ating alagang rabbit. Number two, pwede kapag yung kits pa lang yung ating alagang rabbit kung kasama niya yung dough, is yung maliit na kits or yung tinatawag na rant or yung bansot ay natatapak-tapakan sa kulungan and ayun, nanghihina and namamatay. And meron naman yung iba, dehydrated or walang tubig. So syempre, alam naman natin, water is the most important nutrients na kailangan ng ating mga alagang rabbit. So yun, nutrients and minerals. Basta yung mga tubig talaga ang pinaka kailangan po ng ating alagang rabbit. So, ayun. So, sa nutritional water talaga po is pinaka importante sa ating mga alagang rabbit. So, lalo na yung panahon ngayon, mainit. Mainit po mga rabbitero yung panahon po ngayon and kailangan po natin yung rabbit natin ay hydrated or may tubig. So, paano nang nagagawin natin kung nakita natin nanghihina yung rabbit natin? Example natin, ito nanghihina or yun, nanghihinga. So, meron tayong tinatawag po na dextrose powder. So, ito po yung ginagawa natin para mabigyan ulit ng lakas yung ating mahalaga rabbit. Kasi pag example, magkakasama yung rabbit sa isang kulungan, yung mahinang rabbit, siya po yung natatalo sa pagkain. So, manghihina po yan. Kaya hiniwalay po pag 3 months and above na po yung rabbit natin kasi yung rabbit, yung pinakamalakas kumain or yung dominant na rabbit, kakainin niya ng kakainin po yung pagkain and siya lang yung tataba. And yung mga kasama niya, lalo na yung pinakamahina, yun yung may iwan sa kulungan at yun yung manghihina. So pansin niyo mga rabbitero, pag nag-alaga kayo at magsama-sama yung mga rabbit natin, kakapain natin yung katawan ng rabbit natin para malaman natin kung payat ito or mataba. So hindi natin yun malalaman na hindi natin hinawakan yung rabbit natin dahil yung kanilang fur ay napakakapal. Then ito, balik tayo dito. So may mga gamit tayo na kailangan dito sa pagganyan ng rabbit natin. Lalo na kung meron itong nanghihina. So ito, first aid po ito mga rabbitero. And kung talagang malala, talagang seek for medical attention like veterinary medicine or veterinarian po ang hanapin natin ng dalhin sa kanilang clinic. So ito, kwan lang to. For first aid lang po, hindi po ito totally yung gamot po sa rabbit natin kung nanghihina. Kung nagtatae, syempre may iba tayong gamot, yung LC score sa ating mga alaga rabbit. So mas maganda meron kayong ganon para pag nagkaroon ng problema or emergency, madali po natin i-access at hindi na tayo pupunta-punta pa ng bayan. Lalo na pandemic ngayon mga rabbitero, mahirap magsisilabas. So ayan, para saan nga ba ito? Dextrose powder, so ito. Water soluble, ibig sabihin nalulusaw or nahahalo po siya sa tubig. And rehydration agent, nutrient replenisher. So ayun, ito yung brand niya, Dextrovet. Meron pang iba, hindi ko nakalimutan na eh, pero may mga ibang brand to and pare-parehas lang naman po yung effect nun. So ito lang yung pinaka-common na isa nakikita ko sa mga veterinary and poultry supply. So meron rin sa mga pet shop and also syempre sa veterinary clinics. So, pwede rin kayo bumili na online, pero mas mura para sa akin kasi may shipping fee pa pag ano. So, ito, ano ba yung formulation? Ano ba yung laman niya? Siyempre, gagamit tayo, dapat alam natin kung ano yung laman nitong dextrose powder. Hindi naman tayo basta-basta gagamit na hindi natin alam kung ano ba yung laman nito, ano ba yung ginagawa nito. And bigla ka na lang nagbibigay. So, masama po yun. Like, kahit niresetahan kayo ng gamot, basahin nyo pa rin po kung para saan. Siyempre,
Ayun, so yun nga. Each gram contain dextrose monohydrate 99.9%. So, halos ano siya, yung dextrose monohydrate ay sugar. So, asukal po ito. Kung titikman nyo to, matamis to. So, ayun, indication, dextrose or glucose. Ibig sabihin nga, glucose, asukal, is a carbohydrates and valuable source of energy rapidly and easily absorbed. So, madali po siyang ma-absorb ng katawan. So, mas mabilis yung effect niya pag ganon. It stimulate healthy appetite and sustain adequate water intake. So, pwede rin natin to ibigay kahit hindi po manghihina yung rabbit natin or para maiwasan natin panghina ng rabbit. So, stimulate healthy appetite. So, hindi pinapagana kumain. And para uminom palagi yung ating maalagang rabbit. So, it indicates active animals to build stamina and vigor before and after tremendous activity. It complement treatment and management of debilitated animal in case of dehydration. So, debilitated, ibig sabihin yung mga hayop na nagre-recover from sakit. So, yun nga, pwedeng gamitin to. Electrolyte, syempre, ito yung energy. Imbalance, diarrhea, vomiting. So, ayun, syempre, sabi ko nga sa inyo, pag diarrhea, ay nagkakos po ng dehydration. So, covalent cells enduring period of stress and disease condition. So, nakikita nyo, during stress and disease condition. So, ayun nga, nakikita natin stress or nanghihina yung rabbit natin and disease condition. So, ayun. So, paano ba natin gagamitin to o kano karami? So, ito, house pets, dog, cat, and rabbit. So, nandito yung rabbit. So, pwede siya sa rabbit. 10 to 20 milligrams or 2 to 4 teaspoon for 250 ml per head. So, per ulo. So, ito, ginagamit ko ito kasi yung isang kutsara ay katumbas ng dalawang kutsarita. So, isang, kadalasan isang kutsara lang yung kinukuha ko o nilalagay ko sa tubig. So, mag-ready tayo ng, ready na natin, lagay na muna natin yung tubig at saka yung ating dextrose powder para makita natin mamaya. Nga, maribitero yung continuation ng ating gagawin. So, ito, ibig sabihin yung 10 to 20 grams. So, ilang grams ba ito? 100 grams. So, mga limang beses sa isang araw. I mean, limang beses napapainom natin, pwede to. Kasi 10 to 20 grams lang. So, kapag ang ginagawa dito, administer through drinking water of animal. So, ilalagay sa inumin ng rabbit. So, ayun, inumin. Give freely as wanted. Dosage may be increased as needed to ensure replace with fresh water and clean solution every 24 hours for 5 to 7 days. So, 5 to 7 days ibibigyan, maribitero. And kapag ito hindi naubos ng rabbit within 24 hours, papalitan natin yung tubig and papalitan ng dextrose powder. Kaya sinabi dito, replace in fresh clean water solution every 24 hours for 5 to 7 days. So, itong tubig na to, pag hindi naubos within 24 hours, i-atsana natin yan and papalitan natin. So, napakabilis po nitong humalo sa tubig kasi nga water soluble. Ibig sabihin ng soluble, madaling humalo sa tubig and malusaw. Pagkalagay nyo dyan, almost instant yan, wala na. Ayan, no? Wala na. Nahalo na sa tubig. So, kaya mabilis siyang, haluhaluin pa rin natin, mabilis siyang ma-absorb ng katawan. And, kung yung rabbit natin halos hindi na talaga umiinom, pwede tayong gumamit ng syringe. Or yung tinatawag na hiringilya. Ewan ko ano yung tawag sa inyo. Diba, injection daw, pero be cautious lang ha sa paggamit nito kasi hindi natin itatanggalin natin tong kanyang karayom. Siyempre hindi natin i-inject sa rabbit natin to. Ayan. Lagi natin tandaan yung ito. Mag-ingat tayo kasi delikado to. Siyempre pag nakatusok sa mata or natusok sa katawan ay delikado. So ayan, siyempre hindi na ito sterile since na binabuksan na natin to. Ibig sabihin na sterile, hindi na po siya pwedeng gamitin ulit. So, single use lang. Pero ito lang naman kailangan natin para sa pagbibigay ng tubig sa ating rabbit. Napakadali lang. Yan. Ikokon lang natin. Parang vacuum lang natin yan. And example, ito yung rabbit natin bibigyan. Ito. Mabait naman na rabbit to.
Tingnan natin kung iinumin niya. So, mukhang ayaw. Ito na, try natin dito. Baka ito uminom naman. Ayan, umiinom po siya. Oh. Nakikita niyo mga rebetero. Uminom po. Ayan. Napakadali lang. Ganun lang gagawin natin. And since, ilagyan naman natin to. Wala naman side effect to. Kasi nga, mas marami nga, mas maganda na kung naiubos agad ng rabbit natin inumin niya. As freely as needed. So, yun, nilalagay natin dito. And so, ayun, ganun lang kadaling gagawin natin. So, ang paalala ko, first aid po lang po yun, mga rabbitero. Hindi po talaga yun yung gamot sa ating mga lagang rabbit. So, ayan, mga rabbitero, hanggang dito na lang ating video. Meron kayong katanungan, suggestion, or medyo nagugulan ba ka sa aking explanation, please comment down below, mga rabbitero, at sasagutin natin. And also, don't forget to subscribe to our channel to be notified and updated every time we upload new videos. Kung gusto nyo rin, may mga item dyan. Nandiyan yung Dextrose Powder sa baba. Pwede kayong bumili sa SHOPEE. And taguhin natin ang pag-alaga rabbit and happy rabbit farming sa bawat sa atin, mga rabbitero.